Iyon na, mga kayaw. So, nandito ngayon no, sa harapan nyo si Promax PM20 no, na gravel bike. Opo, kung naghahanap po kayo no, ng gravel bike na 8,000 below, so, ito po ang pwede nyong sigurong i-consider na nilabas ni Promax ngayon no, na gravel bike. Tara, i-bike check na natin to at alamin natin ang kanyang specs. Alamin din natin ang kanyang mga biyesang sinalpak dito kay 2022 Promax PM20 gravel bike. Let's go! So ngayon no, mga bayaw, nakikita nyo ngayon no, yung kanyang head tube no. Ang kanyang head tube ay 130mm. Ito po ay integrated no. Ang kanyang size no ng kanyang headset no. Ito po ay size 44 no. Kaso ang ginamit dito mga bayaw ay yung ano pa, ball bearing pa, hindi pa to naka-seal bearing no. Tapos, excuse me po. Pansinin nyo yung kanyang top tube. So, kita pa yung mga TIG welding, meron din sa kanyang down tube, no? Ang ginamit ditong kulay, kombinasyon po ng matte black at saka ng matte red, no? Sa kanyang top tube, makikita nyo, ito lang yung kanyang sticker, yung kanyang warning, tapos, ayan, may composite na salita, tapos yan, yung PR20, no? Hindi po sticker ang ginamit sa kanya, paint, no? Paint na po ang ginamit, tapos, yan po yung top tube going sa kanyang seat tube, ayan, kita pa yung welding. What else? Sa kanya naman pong down tube, ayan, nakalagay yung salitang Promax. Paint din po. Ito yung kanyang lagayan ng battle cage. Ano pa? Ito naman po yung kanyang seat tube. Medium po ito, no? Tapos pansinin nyo, medyo nakabend yung kanyang seat tube. No? What else? Ayan po yung welding na nagpapatunay na itong batalya na to ay T6061 T6 alloy, no? Ang kanyang batalya. What else, mga bayaw? So, dito, papunta sa kanyang seat tube, going sa kanyang seat stay, merong mga 30mm na clearance, no? Bago ka mapunta dito sa kanyang seat stay. May butas, just in case na gusto mong lagyan ng rear carrier, pwede naman, may abang, no? Tapos, meron din siyang bridge, kung gusto mong lagyan ng tapalodo, pwede rin naman, no? Ayan yung kanyang bridge, no? Ito yung kanyang seat stay, pababa, hanggang makarating sa kanyang chain stay, dito pinadaan yung kable ng kanyang RD, no? Tapos, ito yung kanyang kadena, no? Ito rin yung kanyang FD, no? Ito ay ano lang, no? Mga bayaw, tignan natin kung ilang speed. Ito, ayan, ayan po, makikita nyo. Ang speed niya, 7 speed, no? Ito, kay Promax PM20. So, ito po ay naka, ano pa, tread type. Hindi pa po kaset yung kanyang hub. So, 7 speed lang po yung kanyang default na cogs. Ganun din sa kanyang ano RD na si Shine Max, no? So, ito po yung mga kumbaga, isa ko na rin sasabihin sa inyo mga pag gusto nyong palitan ng pangmatagalan, palitan nyo na ng mga original na Shimano na parts, no? So, ako, I suggest simulan nyo sa hubs pag nag-upgrade kayo para tuloy-tuloy. Okay? Tapos, ano pa po? Yung kanyang seat post ay bakal pa. Tapos, yung kanya rin pong drop bar ay bakal pa rin. No? Pero babalik tayo dyan. Ngayon, pagdating naman po sa kanya dito ng ano, kanyang mechanical brakes ay
ano pa, meganigang calipers pa. Tapos 160mm yung kanyang disc, no? Tapos ayan, meron siyang lagay na habang na stop. Ito. No? Ano pa po? Yung kanyang rim ay aero type. Alloy naman, nakaano pa siya. Naka-American or shredder valve kung tawagin. Ragusa yung kanyang gulong. Ang size nito ay 700x35C. Yan. Wala siyang knobs. Medyo kalbo. Okay. So kung kailangan nyo rin ng mga ano, yung mga pang grab food, mga lalaan ba yun? Yung Food Panda. So pwede ko rin suggest sa inyo to kasi below 8,000 lang to. No? Tapos ayan yung kanyang crank. Tatluhan pa kaso bakal pa to. Kaya medyo mabigat. Kung may pera kayo, paltan nyo na lang ng mga Halotech. Okay. Tignan natin yung kanyang tinidor, mga bayaw. Kung yung tinidor niya eh, ano, alloy na ba? O bakal pa? Nag-aakwa tayo magnet. O yan, bakal pa yung kanyang tinidor. Ayan o, bakal po. So ito, subject for upgrading to kung gusto nyo. Ganon din naman po yung nasa likod. So kung ano yung gulong sa likod, yun din yung gulong sa harap. Ito eh 700x35C. Aero po yung kanyang rims na ginamit, alloy. Stainless spokes and nipples lang po. Kasi dumidikit pa yung magnet dito. Ayan o. So stainless lang po itong kanyang rayos, no? Ganon din yung kanyang hubs, no? Yung hubs niya ay quick release na. Tignan natin nga kung alloy. O yung hubs niya bakal din, no? Tapos eto pong ano, kanyang disc ay 160mm bolt type. Tapos ayan po yung kanyang caliper mechanical brakes, no? Tapos yung tinidor bakal. Okay. So eto naman yung kanyang cockpit set, para maipakita ko sa inyo. Sa cockpit set naman po niya, ito po, no? Ang kanyang ang kanyang from end to end na kanyang drop bar ay 38mm lang, no? Aso, bakal pa po yung kanyang drop bar. At naka-manual pa rin po yung kanyang cambio, no? Kaya kung gusto niyo yung STI, pwedeng-pwede naman. So, ito yung kanyang preno. Yan, ragusa din yan, no? So yan, pwede nyo rin i-upgrade dyan. Tapos yung kanyang stem naman, alloy, ang haba nito ay 70 to 80mm. Ang haba na kanyang ng stem, 31.8 ang clamping nya. Okay, so yung seat post nya, ganun pa rin, 27.2 ang kanyang insertion, 300mm ang haba, kaso bakal pa. Ito yung kanyang mga bar tape. Tapos yung pedal nito ay wala rin kakwenta-kwenta. So i-upgrade nyo, ayan, plastic na ball bearing. Okay, so yun, no? Pero on the brighter side, ito naman pong si 2022 Pro Max PM20 gravel bike. Aba, eh, sa halagang less than 8,000 meron ka ng gravel bike, o, diba? So magkano ang presyo nito dito kay Rides Bicycle Shop? Ito po ay yun. So ito na nga po, no? Magkano ang halaga ni Promax PM20 gravel bike, no? Ito po ay nagkakahalaga ng 7,500 pesos. Opo. So di ba? Sa halagang 7,500 meron ka ng bagong-bagong gravel bike, no? Ni Promax. Ang ano po dito, maganda rito yung batalya niya, alloy na. So just in case na may gusto lang kayo i-upgrade, hindi, unti-unti nyo lang, di ba? Pwede nyo itong gamitin sa hanap buhay, bike to work, di ba? Pwede pang Food Panda, pwede pang grab food, di ba? At pwede rin mga pang stroll-stroll mo sa inyong lugar, o, di ba? So sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe Rideboy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Ayun po, disclaimer natin, no? Kung mas mura po dyan sa lugar ninyo o sa ibang bike shop na paborito nyo, o saan naman po kayo paboritong bumibili ng inyong mga parts and bikes, no? Sa mga area nyo, mas, kung mas mura po dyan, dyan na po kayo bumili, no? Ang kay bayaw lang po ay para maipakita sa inyo kung ano ang mga bagong lumabas na bisikleta ngayon na papasok sa budget ninyo, no? Malay nyo, dyan sa katabing bike shop ng bahay nyo, eh, mas mura pa dyan, di ba? So dyan na kayo bumili, no? Ang akin lang ay ipakita sa inyo lahat kung ano ang mga lumalabas sa bisikleta ng iba-ibang brand para magka-idea kayo
pagpunta nyo sa bike shop, alam nyo na kung ano yung bibili nyo, di ba? Okay? So, dito, dyan yung mabibilihan kay Rides Bicycle Shop, katabi siya ni Panride, katabi ni Mercury Drag, at katabi ng tindahan na jersey na to. Okay? So, sa akin lang, sa aking mga subscribers, alam nyo na, subscribe nyo na lang ako, siyempre. At siyempre, sa ating mga OFW, no? Mabuhay ang OFW sa buong mundo, no? Lalo-lalo na mga Pinoy, di ba? So, please, para sa inyong mga taga US, Canada, New Zealand, Sweden, Spain, Poland, Finland, Ireland, Sweden, saan pa? Germany, Italy, at sa Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Hong Kong, Korea, China, Japan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, Brunei Darussalam, at sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Till then, mga bayaw, this is Dinoboy TV saying peace out. Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.